Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Meron po tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin kung paano nga ba makisama sa ibang tao. Yan. I make this video dahil marami akong kakilala na maganda naman yung maayos yung pakikisama mo sa ibang tao. Pero meron pa rin ako narinig na sa kanila na sinasabing na hindi maganda tungkol sa mga tao na yon. So, mean to say na kahit maganda yung pakikisama sa iyo ng ibang tao o maganda yung pakikitungo niya sa iyo, may masasabi pa rin siya sa iyo na hindi maganda. Siguro tungkol sa attitude mo o sa mga bagay na pinapakita mo sa kanila. At isa pa yun na pinakamagandang pag-usapan natin itong bagay na ito. Kasi hindi naman tayo nabubuhay na mag-isa, di ba? Hanggat nabubuhay tayo, nakakasalamuha tayo ng iba-ibang tao. Kaya kailangan natin talagang matuto kung paano makisama sa kanila. Alam nyo guys, yung pakikisama sa tao, napakalawak talaga niyan. Kung one by one na pag-uusapan natin na ito, baka na mapahaba itong vlogs ko na ito, guys. Kasi napakaraming bagay niyan eh. Na maraming dapat bagay na gawin kung gusto mong makisama sa mga kaibigan o ibang tao, di ba? Nang tama. Pero yan, gagawin natin yan. Yung simple lang na paliwanag sa inyo. Ito. So, simulan na natin. So, guys, ito, yung unang bagay na dapat gawin mo, oo, na meron ka, yung pasensya. Dapat meron kang more patience. Maging patient ka sa lahat ng bagay. Maging pasensya ka sa taong nakapaligid sa iyo, maging patient ka sa sitwasyon. Kahit ang sama-sama na ng araw mo, kailangan lagi ka pa rin nakangiti, di ba? Isa sa mga dahilan para magustuhan ka ng mga tao na nasa paligid mo. Wala silang masasabi sa iyo. Kasi nga, di ba, mapagpasensya ka, di ba? Mapag-patient ka sa ibang tao o mapagpasensya ka sa mga bagay na naranasan mo kahit pa hindi maganda yung mood mo o kahit na sama-sama ng araw mo, di ba? Kaya-kaya mo pa rin mag-smile. Kapag yan, ganyan ang ginawa mo, hindi mahihirapan yung mga tao na lumapit sa iyo. Hindi sila mahihirapan na kausapin ka. So, yung pangalawang bagay na ito yung pangalawa. Na alam mo, yung iwasan yung mga offending words. So, ano ba yung mga offending words? For example, yung magsasalita kang, ang tanga mo, ang bobo mo. Di ba? Ang overacting mo naman. Simpleng bagay lang. Hindi mo alam. Alam mo kasi, hindi naman na kabisado natin yung mga nakakasalamuha natin, di ba? Yung nasa paligid natin. Bukod na nasa ingat, ang dami na nila, ang dami nilang mga pag-uugali. You know that? Nakasalubo ka ng na tanggapin yung mga words na ganun. So, makakasalubo ka naman ng mga taong hindi yung mga salita na ganun na nakakasakit, na magsasalita sila na nakakasakit ng damdamin. O kumbaga na mga sensitibo, di ba? Kagaya ako, pagsalitaan mo lang ako ng ganyan ng mga words na kahit na yun nga, talagang napaka maramdamin ko. Sa totoo lang. Hanggat maaari, iniingatan ko yung mga pananalita ko bago ko banggatin sa mga tao na kausap ko. So, hanggat maaari, dapat maingat tayo sa mga bibitawan natin mga salita para hindi sila makasakit ng kapwa natin. So, isa pa guys yung expect too much, don't judge easily. Ito yung talagang mahirap sa atin talaga, di ba?
isa sa mga halimbawa nito, wow. Tapos ako kagaya ako, teacher ka pa man din, di ba? Hindi mo kabisado yan. Hindi mo alam yan. Wow! Christian ka pa naman, di ba? Hindi mo kaya maging magpapasensya. O kaya, Muslim ka pa naman, hindi mo ginagawa yan. Di ba? Parang yung nakakaasa rin na sasabihin ka ng ganyan. At hindi ka makapagtimpi yung galit na sinasabi mo. Dapat mapagtimpi tayo sa mga words na sinasabi natin sa kapwa natin kasi hindi natin alam yung mga tao na yun na napakasensitibo. Di ba? So, yung mga ganung bagay, guys, iwasan natin. Hindi dapat tayo na mag-expect na sobra. Kasi masasaktan lang tayo, di ba? Kung meron mga tao na magsasabi sa kanya ng masakit na salita, yung mga tao na matagal na kakilala, yung mga kaibigan mo na talagang kahit magbiro ka, at least kakilala mo na siya, hindi yung ngayon mo lang siya nakikilala tapos pagsasabihan mo siya ng ganun, parang siyempre masasaktan yun. Dapat kapag magsasalita ka ganyan na kilala mo yung tao na yung mga words na sinasabi mo sa kanya, ina-accept niya talaga. Kumbaga, joking lang sa'yo yun o biro lang sa'yo yun. O kaya yung best friend mo, pwede mo siyang biruin. Pero yung mga simple na mga kaibigan mo na maramdamin, huwag mo pagsasalita na ganyan. Diba? Yung mga matagal na niya kasama. Diba? No, ikaw na kailan ka lang niya nakilala, kabiruan, kailan mo lang nakilala, pagsasabihan mo yan. Di ba? Kaya mahalaga na alam nyo itong pangalawa na to. Yung iwasan ninyong offensive word para naman na maiwasan natin yung makasakit ng ibang tao. Huwag naman na magtaka na kung bakit yung mga tao na lumalayo sa iyo dahil ikaw, halimbawa, napaka-chismoso mo, gumagawa ka ng mga salita na hindi totoo, di ba? Kailangan yung ginagawa mo, yung sinasabi mo sa kapwa mo, hindi nakakasakit para hindi ka layuan at kaibiganin ka nila. Hindi yung sisiraan mo sila, napakabuti mo sa harap, pagtalikod mo, kung ano mo yung mga pinagsasabi mo, mga chismoso, chismis dyan, chismis doon, ganyan yan, nalalaman mo sa kaibigan mo, ibabahagi mo sa iba. So, ingat po para yung pakikisama nyo sa kapwa nyo ay maging mabuti. Hindi maganda yung mga salita na binibitawan mo sa kanila. Siguro, masyado kang pabida, di ba? Magsalita ng mga hindi naman dapat, di ba? Hindi mo iniisip kung nasasaktan siya yung mga iniisip mo. Di ba? Hindi mo iniisip na yung mararamdaman ng pinagsabihan mo, di ba? Kagaya ako, meron kasi sinabi sa akin, nasaktan ako. So, ikaw na hindi mo alam yung mga sinasabi mo, parang iiwasan na kita kasi nga mapaggawa ka salita, chismoso ka. So, ingat po tayo sa mga words na sinasabi natin at huwag tayong magsasalita ng hindi totoo. Yung gawang-gawang mga salita. Nakakaasar po yun. Di ba? Kaya huwag kang magtaka yung tao na lumalayo sa iyo dahil sa ugali mo. Ganyan naman talaga tayo, di ba? Paano yung mga nasasaktan? So, ito pa yung pangatlo, guys. Praise publicly, criticize privately. Ikaw, ano yung mararamdaman mo kung meron kang mali na gawa na hindi mo sinasadya pero napahiya ka sa harap ng maraming tao dahil merong tao na pumuna sa iyo? Di ba? Hindi maganda sa pakiramdam. Kaya ikaw, kung sa tingin mo pupunahin mo yung isang tao tungkol sa mga bagay na hindi na nagawa ng tao, dapat kausapin mo siya ng maayos at both of you lang. At isa pa yung masarap magkaroon ng kaibigan na marunong pumuna ng tama tungkol sa maling yung ginagawa. At isa pa, marunong din siyang maka-appreciate ng mga bagay na kaya mong gawin. Kaya kung ako sa iyo, maging ganun ka rin. Okay? Praise publicly, criticize privately. So ito pang-apat, guys, yung respeto.
dapat matuto tayong rumispeto sa mga tao na mga nakapaligid sa atin, di ba? Kasi kung talagang marespeto tayo sa sarili natin o talagang may respeto tayo sa ibang tao, dapat marunong tayong rumispeto sa lahat. As in lahat. Hindi lang yung lahat na taong nasa taas. Dapat kung narerespeto yung tao na mas mataas pa sa iyo, mataas yung katungkulan o bisor ka man o ano pa man ng posisyon mo, kailangan rumispeto ka rin sa nakakababa sa iyo, yung nahawakan mo. Hindi yung puro ikaw lang ang nirerespeto. Kailangan mag-respect ka rin sa sarili mo at alam mo sa sarili mo na gawin yung mabuti para gawin din sa iyo yung ginagawa mo. Yun yun. Dapat marunong ka rin rumispeto sa mga taong sa tingin mo na mas mababa sa iyo. Yun ang tunay na kahalagahan ng respect. Yun kahulugan talaga ng respeto. Alam niyo kaso yung respect, yun ang pinaka mahirap na words. Kahit pa ikaw yung presidente ng bansa, kahit na napakayaman mo, napakaraming pera, kahit na mataas yung status mo sa buhay, ang respect ay hindi basta-basta yan nakukuha. Makukuha mo yan kapag respect, mataas ang respeto mo sa ibang tao na sa paligid mo. Di ba? Kung gusto mong irespeto ka ng tao, di ba? Ganon. Isa sa mga limbawa ng mga nagbibigay ng respect, yung respetuhin mo kung ano man yung desisyon nila sa buhay. Hindi porque matagal mo na siya kaibigan, hindi porque mo kaibigan kanya, ikaw na yung magdidesisyon para sa kanila. Halimbawa, may mga ginagawa kayo na mga proyekto o mga task. Eh kung yun nga, yung tao na gumagawa nun, eh, hindi niya gusto, di ba? Huwag niyong pilitin. Siguro may mga responsibilidad na talagang tapusin. May mga bagay na kailangan na gawin na mas importante sa mga ganyang bagay. Huwag niyo sabihin na para hindi naman siya kaibigan o para naman walang pinagsamahan. So, ito pa yung guys, yung panlima. Yung pag-accept o yung pag-appreciate. Yung mga natatanggap mo na magaganda kung ano man yung ginagawa ng ibang tao para sa iyo. O dapat mo ma-appreciate yun nasa paligid mo. Kahit na napaka-small na mga bagay na binibigay sa iyo o tinutulong sa iyo, i-appreciate mo, di ba? Para sa kanila. Kasi nakakagaan ng loob o nakakaganda ng pinagsamahan. Halimbawa, yung appreciation dito, halimbawa, mas iisipin mo yung bagay na nagawa ng ibang tao kaysa sa mga bagay na hindi tama na nakikita mo sa kanya. Sa katunayan nga, na madali nating matandaan, hindi yung magagandang bagay sa kapwa natin o sa mga taong nasa paligid natin kaysa sa mga bagay na nagawa ng mga tao para sa atin, di ba? Yun yung mga totoo, yung mga realidad. So, pakikisama naman yung pag-uusapan natin, pagtuunan natin pansin kung ano ba yung mga bagay na ginawa ng tao sa atin kesa sa mga hindi magagandang bagay na nagawa nila. So, yun ang appreciation, guys. Dapat mo ma-appreciate yung napakalit na bagay na yan. Gusto ko yung halimbawa, yung ginawa niya, yung pagbigay sa iyo ng ulam, pagkain, di ba? Dahil masarap. Appreciate mo. So, yung mga ginagawa niya na pag-advise, i-appreciate mo. Di ba? Yun yung appreciation, guys. Yun yung mga ganun. Yung mga ma-appreciate yung mga effort na sinasabi nila. Kasi kapag ganyan, mararamdaman ng ibang tao na maganda kang kasama, magaang kang kasama. At ito pa yung panghuli, guys. Dito, sasabihin ko. Yung privacy. Kahit na nakikisama tayo sa ibang tao, guys, dapat meron tayong privacy sa buhay natin. May mga bagay na hindi alam ng mga tao na dapat tayo lang ang nakakaalam. Isa sa mga example nito, yung income, yung love life, yung pamilya. Pagdating doon sa sahod, dapat ikaw lang nakakaalam niyan.
Hindi mo kailangang ibahagi sa tao kung ano yung mga pinagkakakitaan mo. Kasi ganito yan eh. Kapag nalaman ng ibang tao na maliit lang kinikita mo, ang husga nila sa iyo, yung small people ka lang, di ba? Yung mababang tao. Kapag yun nga, high salary mo, ikaw naman yung pag-iinteresan ng tao na sasabihin sa iyo na laki-laki na ng mga sahod. Bakit hindi mo bahagi sa mga nangangailangan? Magpautang ka naman, di ba? Pagdating sa love life, I suggest na meron ka pa rin dapat na privacy. Sa panahon ngayon, guys, sa social media, kung meron yung mga jowa, sila yung may swerte. Kung walang yung walang jowa, siya yung kawawa. Pero kahit na ganun, I suggest na meron ka pa rin privacy. Hindi mo kailangan na ipagmalaki na meron kang jowa na pogi, maganda, mayaman, di ba? For me, guys, okay lang naman mag-post ka sa social media. I-post mo na yun nga, na sweet kayo, magkasama kayo, nagde-date kayo, di ba? Pwede naman yun. Huwag naman palagi-lagi. Kahit saan kayo magpunta, post kayo ng post. Kasi alam yung ibang tao naman ay wala namang pakialam sa iyo, di ba? Kahit na sabihin pa natin na pinupusuan nila, kahit na umani kayo napakaraming reaction sa Facebook, maraming likes, wala silang pakialam dyan. Kaya kung ano man yung mga halimbawa pa rin yung mga na-achieve mo o yung mga ginagawa mo, tulad sa akin. Salita na ako ng salita. Ilan lang ang mga nanonood. Pero pag doon sa my day ko, ang daming nag-view. Di ba? Yun na yung sinasabi ko sa iyo, na sa inyo na kailangan. Kapag yun nga, huwag lang post ng post. Ako, nagpo-post ako dahil nga vloggers ako. At sinishare ko lamang po itong nararanasan ko at yung nakikita ko para sa mga manonood natin ito, para maging aware sila at para alam nila yung mga tao na kung paano makisama. Di ba? At ito, mayroong idea na malay ninyo, mayroong kayong makakasalamuha at para maging maayos yung pakikitungo ninyo. Ayan. So, di ba? So, ito yung sinya ko lamang po, ito yung paano makisama sa ibang tao. Yan. Sana meron kayong idea na napulot dito sa sinabi ko. Kasi maraming mga tao na ganyan na talagang ang hirap pakisamahan, na kahit na mabuti pa yung gawin mo, talagang meron silang masasabi sa iyo. At talagang kapag yung iba na hindi talagang gusto ka nila, kahit na wala kang ginagawa ay talagang kinainisan kanila. Ako rin ganit yan din. Isang tao lang meron nakita ko na hindi ko pa na nakakasalamuha. Parang ang dugo ko ay ang ano ko, parang inis na inis ako sa kanya. Meron ganun talaga na feeling na talagang kahit na wala kang ginagawa ay inis na inis sila sa iyo. So, mag-ingat po kayo dyan sa mga tao na makakasalamuhan natin. Kailangan marunong tayong makibagay at makasalamuha. Hindi sa lahat ng mga tao ay pare-parehas na naiintindihan yung mga ginagawa natin. Kaya, kailangan maging mahinahon tayo, maging matalino, lalo-lalo sa pakikipagkaibigan. Makisama tayong mabuti, makibagay, hindi yung maging mayabang. Kasi kapag naging mayabang ka at maging chismoso, mapanggawang-gawa, ay talagang lalayuan ka ng tao. Ibubuli ka nila dahil sa ugali mo na yan, na mapanggawang salita, mayabang, at yun nga, chismoso. Yun yung mga kaibigan na dapat iniwasan din, na hindi maganda impluwensya na kaibigan niya, kundi lalo lang ikakasama ng mga pagkakaibigan ng bawat isa, lalo na kapag na chismoso ka, paggawa kang salita, mayabang ka, hambog, ayan. Di ba? Hindi magandang kasama yung mga yan, kaya iwasan natin yan. So, yan guys, maraming maraming salamat sa panunood at sana meron po kayo natutunan sa vlogs na binahagi ko ngayon. God bless po. Pobreng kapagpangan ulit. Enjoy watching po.